You are always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender, you're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you.
ng ating Panginoon. Magtatapat sa habang panahon. Maging sa tabi na lang ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Tulad ng pagsinig ng araw, patuloy siyang nagbibigay. Thank you.
taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am down, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. For our walk in this earth,
kids, come and join us. And come and join us. Come and join us. Come and join us. Come and join us on our Sunday school every 10:30 a.m. Every 10:30 a.m. Every 10:30 a.m. 10:30 a.m. Right after our church service online. We are also glad if you could invite your friends and family members with you. Thank you and God bless. See you there. Bye-bye. Okay, okay, so bye. See you there. See you on Sunday. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know your name? This life are your mercies in disguise.
morning po, purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kaluwalhatian. Sa araw na ito, tayo po ay magsama-sama na sumamba sa ating Panginoon at tayo po ay magbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan lamang. Sa ating pong pananambahan sa umaga nito, ihanda po natin ang ating puso at isipan at anyayahan po natin ating pusong bahayan na makaisa sa ating gawain. Tayo pong lahat, bago manalangin, ating basahin at lahat ng mga awit, chapter 37, verses 3 and 4. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Napakaganda po ng sinasabi ng lahat ng mga awit. Sabi po rito, umasa tayo sa Diyos at gawin ang mabuti at tayo mananahan ng ligtas kung saan naman tayo naroon. At ang sabi po, sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan at ang pangarap natin ay ating makakamtan. Tunay nga mga kapatid, na walang anumang bagay ang makapagbibigay ng tunay kasiyahan o kagalakan sa bawat sa atin. Subalit, kung ikaw ay, at ako ay may tunay na relasyon sa Panginoon sa Kristo, doon natin matatagpuan ang tunay na kaya, kapayapaan at kaligayahan. Kaya naman, sa araw na ito, tayo po ay magsama-sama na sumamba sa ating Panginoon at tayo po ay magbigay ng papuri sa Kanya lamang. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming po salamat sa iyong mga salita na patuloy na aming pong nababasa at naririnig. Salamat din Lord sa pagkakataon na araw na ito ay itinakda mo upang ikaw isambahin namin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, anuman na nakita mong karunihan sa aming puso at isipan, kaligayang patawarin at pakalinisin upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. Itinatas po namin sa iyo, O Diyos, ang pananambahan namin sa umagang ito. Lord, pagpalain mo po ang iyong lingkod na si Pastor Alfred na magdadala ng mensahe sa aming kalagitnaan. Patuloy mo siya pagpalain, patuloy mo siyang bigyan ng kulungan at patuloy mo siyang gamitin na daluyan ng iyong pagpapala para sa bawat isa amin na sumusubaybay sa gawain na ito. Lord, ganun din, itinatas ko rin sa iyo ang lahat ng mga nanonood at sumusubaybay ng gawain na ito. Nawa nga, patuloy mong matagpuin ang mga pangailangan at higit sa lahat, Lord, ikaw ay magbigyan namin ng kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, panggapin mo aming papuri, pagliwalhati at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, itong aming samo at panalangin. Amen.
sure to rely that you're making it better and better. Thank you.
We thank you so much, Lord. Alam namin mahal na mahal mo kami. At kailanman, oh Lord, hindi mo magturo kami wago. Pababayaan, oh Lord. Hallelujah. Thank you for your love. Amazing, amazing. Saved a wretch like me.
In Christ alone,
Praise the Lord. Hallelujah. Marahil na rin yun na ang Fountain of Youth. The Fountain of Youth was a mythical spring, allegedly restores the youth of anyone who drinks or bathes in its water. Even before the Lord Jesus Christ, tales of such a fountain have been recounted around the world for thousands of years, appearing in the writings of Herodotus in 5th century BC. Alexander the Great searched for the Fountain of Youth in the 4th century BC and was said to have come across a healing river of paradise, and the legendary King John Prester claimed to rule a land that had a Fountain of Youth during the early crusades of the 11th and 12th centuries AD. King John Prester supposedly ruled a land that had a river of gold and a fountain of youth. But the name linked most closely to the search for the Fountain of Youth is the 16th century Spanish explorer Juan Ponce de Leon, who allegedly thought it would be found in Florida. But sad to say, these explorers found no Fountain of Youth. They were all dead and never lived forever. Maraming napaniwala ang kwento ng Fountain of Youth. Maging ang mga kilalang tao sa daigdig noong unang panahon ay napaniwala rin dito. At tunay na napatunayan na wala namang Fountain of Youth. Pero alam niyo ba na mayroong Fountain of Life? In Proverbs chapter 14 verse 27 says, "The fear of the Lord is the fountain of life, turning a man from snares of death." Ayon sa mga Kawikaan, Kabanata 14, talatang 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay. At ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Alam niyo ba na may lugar dito sa daigdig na hindi tatanda ang mga tao? At iyan ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Gusto mo bang manatiling magmukhang bata? Lalong-lalo na kayong mga babae, no? Gustong-gusto ninyo na napapagsabihan kayo, "Uy, nagmumukha kang bata," no? At para bang kilig na kilig ka pa pag sinasabi mong, "Uy, para kang hindi tumatanda," no? Pero kadalasan, binubola ka lang ng mga iyon, pero naniniwala naman tayo. Lalong-lalo na yung mga senior citizen, ano? Yung mga senior citizen, pag sinabi mo na, "Uy, para kang hindi tumatanda," alam niyo ba? Natutuwa yung mga iyon. Amen. Marami sa mga tao ngayon ang nagpapabotox para magmukhang bata. Yung iba naman ay nagpapa-injection ng stem cell. Alam niyo ba na ang Botox is a drug prepared for the bacterial toxin botulin, used medically to treat certain muscular condition and cosmetically to remove wrinkles by temporarily paralyzing facial muscles. Ganyan po ang Botox, ano? Napaparalyze daw po yung facial muscle. Kaya hindi kaya pwedeng ngumiti. Kaya po yung mga mayroong mga Botox, kung ngumiti, ganun. Hindi siya pwedeng ngumanga dahil baka masira po yung mukha niya. Alam niyo ba ang botulinum toxin are called miracle poison? It is one of the most poisonous biological substances known. Galing ito sa plants, soil, water, at sa mga bituka o intestinal tract ng mga hayop.
Diyan po nanggaling ang ginagamit po sa Botox at ito po ay pinaniniwalaang miracle poison. Tandaan natin na habang tayo ay nagdidiwang ng ating kaarawan, tayo ay patuloy nakukulubot at matutuyo at manghihina and eventually mamamatay. Sapagkat ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. At dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang na si Adan at si Eva, ang kamatayan ay nagaganap at naganap sa lahat ng tao. In Genesis chapter 5 verse 5, altogether Adam lived 930 years and then he died. Abraham died at the age of 175 and is buried next to Sarah in the cave of Machpelah. Moses died at the age of 120 and buried by God. David also died at the age of 70. Even our Lord Jesus Christ died at the age of 33. He was buried and rose from the dead on the third day according to the scripture. Ayon sa mga taga-Roma, kabanata 6, talatang 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. May you have many more birthdays to come. Yan po ang mga madalas na pagbati natin sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. At tandaan po natin na tunay ngang tatanda at tumatanda ang tao araw-araw. Ikaw na nanonood, ikaw na bata ngayon, o ikaw na mga senior citizen, araw-araw po tandaan natin tayo ay tumatanda. Mayroon nga bang lugar dito sa lupa na hindi ka tatanda? Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng Linggo sa lahat. Sa araw na ito, tatalakayin ko ang isang paksa na alam kong magugustuhan nating lahat. Ito ang paksa tungkol sa isang lugar dito sa lupa na ang tao ay hindi na mamamatay at hindi rin tatanda. Wala ng pagluha, wala ng karamdaman, magpakailanman. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na sa langit, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo. Linisin mo ang aming mga puso at isipan at patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan upang kami po ay makaunawa ng iyong banal na salita na manggagaling sa iyong mga labi. Amang banal, pakapuspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang iyong aral sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isang nanunod at nakikinig. Dalangin namin ang aming mga tainga at ang aming puso ay maging attentive sa pag-aaral namin ngayon. Dalangin ko rin na maramdaman ang bawat isa, mga nanunood at nakikinig sa pag-aaral na ito, ang iyong banal na presensya. Let each of every one of us feel your holy presence in this place. We thank you, Father. We ask this in the name of your Son, the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Bago po tayo magpatuloy, makinig muna po tayo sa isang natatanging bilang ng Christ of All Ages family.
till then how much I owe. Everything I am before your throne. And we will worship, worship. Forever in your presence we will sing. We will worship, worship you. An endless hallelujah to the King. Thank you, Church. Maraming salamat sa napakagandang awitin na yan. Salamat sa mga boses na ibinigay sa atin ng Panginoon upang sambahin natin ang Diyos na buhay. The title of my message today, my 149th online preaching is No More Tears, No More Pain, No More Death. In Revelation 21, verse 3 to 7, and I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, it is done.
I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. Ayon po sa pahayag Kabanata 21, talatang 3 hanggang 7, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. At dahil sa kasalanan, magmula nang tayo po ay isinilang, tayo pong lahat ay nasa bingit ng kamatayan araw-araw. At isang araw nga po, matutupad ang pangako ng Diyos sa lahat ng kanyang hinirang, ang Israel at ang lahat ng nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo ay makakaranas ng buhay na walang hanggan sapagkat papawiin ng Diyos ayon sa kanyang pangako ang karamdaman, ang paghihirap, maging kamatayan. Dahil ayon sa banal na kasulatan, babaguhin ng ating Panginoon ang kalakaran ng lumang daigdig na ito. Ayon po sa Psalm 90 verse 10, the length of our days is 70 years or 80. If we have strength, yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we will fly away. Ayon po sa mga awit, Kabanata 9, talatang 10, ito pong sinasabi, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Ayon po sa panalangin ni Moses, ang buhay ng tao ay puno ng pagdurusa at kahirapan. May mga araw din naman tayong masaya, subalit ang hulihan ng buhay natin ay karamdaman, pagdurusa ng ating katawang lupa at eventually tayo po ay mamamatay. Last Thursday, kami ni Chat ay nagpabakuna ng second dose at tinanong sa akin ang doktor kung mayroon na po akong maintenance. Ang sabi ko po, wala. Madalas ito po ang mga tanong ng mga doktor o ng mga ordinaryong tao sa mga matatanda. Ano po ang inyong maintenance? Kayo po ba ay high blood? May diabetes po ba kayo? Meron na po ba kayong rayuma? Para bang ang tanong sa atin, pag tayo ay tumatanda, eh, buhay pa ba kayo? Ano ang sikreto nyo? Always remember, as we grow older, we draw closer to our Creator. Naalala ko po yung prayer request ni Manong Edmund bago po siya namatay. Ang sabi po niya, ipanalangin niyo ako kay Jesus. Nung binasa po sa akin ni Chat yung text ng aking bayaw na si Manong Edmund, na kapatid ni Chat, ako po ay nangiti at naiyak. At nasabi ko sa aking sarili na hindi nawala ng kabuluhan ng salita ng Diyos. At pinaalala sa akin ng banal na salita na ang sino mang tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay maliligtas. Tandaan po natin na maging ang magnanakaw doon po sa krus, nakatabi ng ating Panginoon sa kanyang kanan, ay iniligtas ng ating Panginoon ng i-acknowledge ng magnanakaw ang ating Panginoong Hesukristo. Sa mahabang panahon ay nakasama namin si Manong Edmund sa aming tahanan mula Project 4 sa Quezon City hanggang sa Village East dito sa Cainta. At madalas naririnig ni Manong Edmund, maging aking biyanan, maging ang mga kapatid ni Chat at halos lahat ng kamag-anak ng aking asawa, ang aking pangangaral tungkol sa kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesukristo. At ako, kasama ng aking pamilya, ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ginamit ang aking bayaw na si Manong Edmund sa panahon ng aming kahirapan. Tinulungan niya kami at nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil ginamit nga po siya upang kami ay matulungan. At ganoon naman po dapat ang magkakapatid, nagtutulungan at nagmamahalan. Mayroon bang lunas o paraan para hindi na natin maranasan ang karamdaman, pagdurusa at kamatayan? Hanggang kailan ba tatangis ang tao? Ano ba ang dapat nating gawin para maiwasan ito? Ayon sa pahayag, Kabanata 21, talatang 5, pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono,
pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ito po ang kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo kay San Juan doon po sa isla ng Patmos. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo ang magaganap sa mga huling araw. At ayon po sa pahayag, Kabanata 21, talatang 7, ito ang makakamta ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya at siya namay magiging anak ko. Sa ating buhay, hindi mahalaga kung paano po tayo nagsimula sa ating buhay. At alam naman natin na lahat halos tayo ay nagsimula ng mahirap at talagang maraming pagtitiis. At tandaan po natin na hindi po mahalaga kung paano tayo nagsimula sa ating buhay. Ang mahalaga kung paano natin tatapusin ito. Noon ngang 5th century BC, ay may kumalat na kwento tungkol sa Fountain of Youth at tunay ngang hinanap ng tao ang tubig na iyon upang hindi sila tumanda at mamatay, subalit nabigo silang lahat. Kung nais natin ng Fountain of Youth, kay Jesus tayo lumapit sapagkat nasa kanya ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At ayon nga po sa banal na kasulatan, sa pahayag Kabanata 21, talatang 6, sinabi pa rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Marami sa atin ang natatakot sa COVID-19, lalo na sa Delta at Lambda variant. Araw-araw nga po, napapakinggan natin. Kaya nga sinasabi ko nga kay Rica minsan, anak, ayoko nang marinig yan. No? Tayo po ay tinatakot ng Delta at Lambda variant na yan ng COVID-19. At totoo na nga po, nakakatakot. Tatanungin mo sa akin, ikaw ba pastor, ay hindi natatakot? Natatakot nga ako. Natatakot po ako, siyempre. Kaya lang ayoko nang marinig na dagdagan pa ang aking takot. Marami po sa atin, ano, takot na, gusto pang dagdagan ang kanyang takot. Tandaan po natin, huwag po tayo masyadong nagbabasa ng mga masasamang balita. Ang basahin po natin ay ang mabuting balita. Tandaan po natin na ang Delta at Lambda ay totoo yung nakakamatay. Pero ang Alpha and Omega, ang simula at ang wakas, ay ang ating Panginoong Hesukristo na pinagmulan ng buhay, isang buhay na pang walang hanggan. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya at magtitiwala, ipinangako sa atin ang ating Panginoon na tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. As I have told you on my previous messages, that the death and resurrection of our Lord Jesus Christ is beyond our salvation. When Jesus died for us, He saved us and gave us an eternal life. Tandaan natin, tayong lahat ay makasalanan at kamatayan ang kabayaran ng ating kasalanan. At may solusyon ang Diyos sa kamatayan ng tao bago pa likhain ang sanlibutan ito. Kaya nga po isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging solusyon sa kamatayan ng lahat ng tao. Dahil kay Jesus, tayo ay makakaranas ng isang buhay na hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo mananaghoy, at hindi na tayo mamamatay sapagkat babaguhin niya ang lumang pamamahala sa daigdig na ito. Ang kamatayan ng ating Panginoon, ang kabayaran ng ating kasalanan. Maraming magtatanong, ba't kailangan mamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus? Tandaan po natin na ang Panginoon po ang siyang kabayaran ng ating kasalanan. Kailangan mamatay siya upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay matubos sa kasalanan. At tandaan natin na kung ang Panginoon nga po ay nakaranas ng kamatayan, tayo pa kaya? Hindi po tayo exempted sa kamatayan sapagkat malinaw ang kasulatan na ang kamatayan nga po ang kabayaran o consequence ng kasalanan. Eternal life through Christ is the answer for death. In Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. There are 7 defined periods or ages to which God has allotted the generation of man, and it is called dispensation. Ayon sa itinakdang panahon or dispensation na ito, ang bawat tao ay may pananagutan sa Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Sa ating buhay po, tayo po ay mayroong kanya-kanyang henerasyon at may kanya-kanya pong takdang panahon.
Mayroon pong pitong itinakdang panahon o dispensation ang Diyos sa tao. Ang una po ay ito po yung dispensation of innocence. Ito po yung Adamic period na kung saan si Adan at si Eva ay nilikha ng Diyos doon po sa hardin. At ang pangalawa pong dispensation ay ang conscience dispensation. Ito ay mula ng magkasala si Adan at si Eva hanggang doon po sa malaking baha sa panahon ni Noe. Ang pangatlo po ay ang human government dispensation. Ang lahat ng tao po ay namatay dahil sa kanilang kasalanan. Pinagbayaran po ng tao ang kanilang kasalanan maliban po kay Noe at ang kanyang mga anak. At ang pangapat pong dispensation is the promise dispensation or dispensation of promise. Ito po ay nagsimula kay Abraham hanggang kay Moses. At ang panglima po ay the dispensation of the law. Ito po ay magmula po kay Moises hanggang sa pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Kalbaryo, doon po sa Israel. At ang pang-anim po ay ang dispensation of grace. Ito po yung itinakdang panahon para sa habag ng Diyos. Mula po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At ito po ay magtatapos po sa rapture of the church. At tayo po nga ngayon ay nasa age of grace or the church age. Ito po yung itinakdang panahon sa atin ng Diyos. At ang ikapito pong itinakdang panahon ng ating Panginoon ay ang millennial kingdom. Ito po ay 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa at ang sentro po ng paghahari niyan ay sa Jerusalem. At ito po ay matatapos sa huling paghuhukom ng Diyos sa lahat ng tao. And after the millennial kingdom comes the eternal period or the government of God without end. Sa loob po ng 6,000 taon, ang tao po ay nagdusa at marami ang namatay dahil sa kasalanan. Sapagkat sabi nga po ng banal na kasulatan, walang ibang kabayaran ang kasalanan maliban sa kamatayan. Alam ba ninyo na ayon sa talapo ng Population Reference Bureau or PRB, noong 2020, ang populasyon po ng sanlibutan ito ay meron pong 7,772,850,162. Ganito po kadami ang tao sa daigdig natin ngayon. At ayon po sa tala ng United Nations ay meron pong 100,825,272,791 po ang namatay na. Ganun po kadami ang mga namatay. Mahigit na 100 bilyong tao. Saan po kaya nagpunta ang mga kaluluwa nito? Ilan po kaya ang pumunta sa langit at ilan po kaya ang huhusgahan sa impyerno? Katulad din ng mga taong kriminal na hinahatulan ng kamatayan dahil sa kasalanan. Kailangan muna nilang pagbayaran ang kanilang nagawang kasalanan sa kulungan, sa maximum penitentiary na may kaakibat na hard labor. Katulad po natin, lahat po tayo ay makasalanan, lahat po tayo ay kriminal sa harap ng Diyos. At kung kaya nga po yung ating paghihirap, yung ating pagtitiis dito sa sanlibutan sa panahon ng karamdaman, ay ito po ay kabayaran ng ating kasalanan. Sasabihin mo, Pastor, ganun bang magparusa ang Panginoon? Tandaan po natin, ang Diyos po ay tapat at siya ay isang makatarungang Diyos. At tandaan po natin, doon nga po sa mga nasa loob po ng kulungan, sa loob ng penitentiary, ang mga kriminal ay binibigyan ng pagkakataong magsisi. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila bibitayin o mamamatay. Ganun din tayong lahat ng mga makasalanan na nagkasala ang unang tao na si Adan at si Eva na tayo naman po na isinilang sa sanlibutan ito ay magdadanas po ng mga kabigatan, karamdaman na magiging pasanin natin bilang kabayaran sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya nga mapapansin po ninyo, no? Habang tayo nabubuhay, tayo po ay mayroong problema. Merong solusyon ngayong araw na ito, bukas meron na naman tayong problema. Sapagkat ito din po ang kabayaran o consequences ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat ay sentensyado ng kamatayan at binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tanggapin ang tagapagligtas
na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa panahon natin ngayon, nasa panahon tayo ng habag ng Diyos o dispensation of grace in Christ. Katulad ng itinuro ko sa inyo na ang dispensation of grace ay nagsimula nang si Jesus, ang ating Panginoon, ay isilang doon po sa Sabsaban. At siya po ay nagkatawang tao at nabuhay na kasama ang mga taong nilikha ng Diyos dito sa sanlibutang ito. And we are all living under the grace of God during this church age. And it will end during the rapture of the church when we meet the Lord in the air. Tandaan po natin, mga kapatid, sa mga nanonood at nakikinig, tayo po ay namubuhay sa ilalim ng grasya o habag ng Diyos sa panahon ng church age. At ito po ay magtatapos doon po sa rapture of the church. At pag tayo po ay sinalubong ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa alapaap, the earth will be subjected to the wrath. After the rapture, agad-agad po ang sanlibutang ito ay isa-subject ng Diyos sa puot ng Diyos sa loob ng 7 taon. At ito po ang itinatawag na Great Tribulation Period. Isa na naman pong itinakdang panahon ng Diyos sa tao. When the 7 years tribulation is about to end, Jesus together with His saints will return here on earth for the second time to wage war against Satan doon po sa Battle of Armageddon. Kalaban po si Satanas at ang kanyang mga kampun kasama ang false prophet at ang Antikristo. Sila po ay ibubulid doon po sa impero, at si Satanas at ang kanyang mga cohorts, ang kanyang mga kampun, ay ikukulong ng ating Panginoon doon po sa bottomless pit na ubod ng lalim na balon ng kadiliman sa loob ng 1,000 taon. At magaganap nga po ang millennial kingdom o millennial reign of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Ayon po sa Revelation chapter 20 verse 1 to 2, "And I saw an angel coming down out of heaven, having the key of the abyss and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. Ganito po ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo kay Satanas at sa kanyang mga kampun. Sila po ay ikukulong dun sa malalim na balon, bottomless pit, for 1,000 years. At pagkatapos po nun, tayo naman po ay mag-i-enjoy sa ating buhay kasama ang Panginoong Hesukristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. Ako po ay 62 years old na. Biro nyo, 1,000 taon na tayo po ay makakasama ng Panginoon dito po sa millennial kingdom. Then when the 1,000 years end, Satan will be released from prison for a while to deceive many. At pagkatapos po ng 1,000 taong paghahari ng Panginoon, si Satanas po ay palalayain pansamantala. At si Satanas po ay makakadaya pa rin ng mga mortal na tao sa panahon po na yun. Ayon po sa Revelation chapter 20 verse 9 to 10, "They march across the breadth of the earth and surrounded the camps of God's people, the city He loves. But fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever." Ayon nga po sa Revelation chapter 20, verse 9, at ito nga po si Satanas at ang kanyang mga kampun ay magmamartsa po doon po sa kampo ng mga hinirang ng Diyos, ang mahal na lunsod ng ating Panginoon, at sila po ay tutupukin mula sa langit, ay bababa ang apoy at sila po ay lalamunin ng apoy. At ang Diablos na si Satanas at ang kanyang mga kampun ay dadalin po doon po sa nagliliyab na impyerno, na kung saan doon po itinapon ang huwad na propeta at ang halimaw. At sila po ay mananatili doon araw at gabi na panghabang panahon. Ayon po sa pahayag, Kabanata 20, talatang 9 hanggang 10, "Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos." Ito po ang Israel at ang pinakamahal na lungsod na walang iba kung hindi ang Jerusalem. "Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. At ang Diablo na nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi
magpakailanman. At pagkatapos po nun ay ang huling paghuhukom. Ito pong tinatawag na White Throne Judgment. Ayon sa pahayag, Kabanata 20, talatang 11 hanggang 12, pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti. At ang nakaupo doon, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Ayon sa pahayag Kabanata 20, talatang 11 hanggang 15, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Ito po yung impyerno. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sino po ba ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Ito po ang mga taong hindi nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi nila tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. At sila po ay nagpatuloy sa paggawa ng kahalayan at kasamaan. Ayon po sa banal na kasulatan sa pahayag Kabanata 20, talatang 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na asupre, ito ang pangalawang kamatayan. At matapos ang huling paghukom, tayo po ay papasok sa isang yugto ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos na taglay, ang buhay na walang hanggan. At ito po ay tinatawag na eternity o pangwalang hanggang buhay kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, ano ang halaga ng langit kung wala ang Panginoong Hesukristo? Tandaan po natin na sa huling yugto ng ating buhay, sa pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos, kasama natin ang bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga po sa aking mga pangangaral, lagi ko pinaaalala sa inyo na huwag po tayong papayag sa buhay natin na hindi natin kasama ang Panginoong Hesukristo araw-araw. At pinangako po ng ating Panginoon na tayo po ay sasamahan niya sa lahat ng oras. Amen. Pag tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon. At tandaan natin na sa Panginoong Hesukristo lamang matatagpuan ang bukal ng buhay. Amen. At ayon po sa pahayag 21, talatang 3, narinig ko sa isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Ito po yung sinasabi ng pahayag 21, talatang 3. Ito ay isang assurance na makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Amen. Palagi, ang sabi ng Bible. At sa panahong iyon, babaguhin ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang sabi ng Bible, wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. Ayon po sa pangalawang Pedro, talatang 3, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Susunugin ng Diyos ang lahat ng bagay na nasa lupa. Ang lahat ng naririto sa daigdig ay maglalaho, pati ang ating mga tahanan na ating itinayo. Maging ang mga libingan ng mga patay ay masusunog, sapagkat aalisin ng Diyos sa daigdig sa pamamagitan ng apoy
ang mga ito at dadalisayin ng Diyos ang daigdig na ito na katulad ng isang ginto. Pati ang mga dagat ay maglalaho din at wala na rin ang araw, wala na rin ang buwan, wala na rin ang bituin sapagkat ang Panginoon ang magiging liwanag natin magpa sa walang hanggan. At tayo po'y mabubuhay kasama ang ating Panginoon sa bagong pamamahala ng ating Diyos. At ayon po sa pahayag, Kabanata 21, talatang 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. At doon nga po sa mga hindi pa nakapunta sa Jerusalem, diyan po sa Israel, mayroon pong pahayag ang Diyos sa pahayag Kabanata 21 na mayroong bagong Jerusalem mula sa langit ang bababa dito po sa bagong daigdig. At ayon nga po sa isang malakas na tinig galing sa langit, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao at maninirahan ng Diyos kasama ng lahat ng taong may buhay na walang hanggan. At tayo ay magiging bayan niya. Makakapiling nga natin ang Diyos palagi, araw-araw. Siya ang magiging Diyos natin ayon sa banal na kasulatan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. At ito po ang pinakamaganda. At ayon po sa pahayag Kabanata 21, talatang 4, at papahirin niya. Sino yun siya? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ang bawat luha sa kanilang mga mata, sa ating mga mata. Tandaan po natin na lahat po tayo ay umiyak. Nung tayo pa lang po ay isilang, tayo po ay umiyak, no? At tayo po ay lumuluha. At ang sabi po ng pahayag, wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. There's no more tears. There's no more pain. No more death to all His redeemed. At tandaan natin na kapag nailagay na ng Diyos sa kanyang pamamahala ang bagong langit at bagong lupa, wala na ang kamatayan, wala na rin ang pagluha, at hindi rin po tayo tatanda sa bago nating tirahan. We will never grow old in our new house, home sweet home. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Ama banal na sa langit, marami pong salamat. At kami po'y sabik na na maranasan ang iyong mga pangako. Patuloy mo kaming ingatan sa lahat ng oras at pagpalain mo kami. Naway magampanan po namin ang aming pananampalataya sa iyo. At dalangin ko na ang lahat na nanood at nakikinig ay magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo upang maranasan din nila ang mga pinangako ng Diyos sa ating hinaharap. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami sa lahat ng oras na kami po'y ginabayan niyo sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Dalangin ko rin, O Lord, na pagpalain mo ang lahat ng may karamdaman ng COVID-19. At dalangin ko rin po, Panginoon, na ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo ay kanilang maranasan. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga frontliners sa bansang ito upang ingatan sa lahat ng oras sa COVID-19. Pagpalain mong Israel, we pray for the peace of Jerusalem. We declare blessing over the whole nation of Israel. Pagpalain mo rin ang kanilang Prime Minister na si Naftali Bennett upang mapamahalaan niya ng maayos ang bansang Israel. Pagpalain mong Amerika, ang Japan, China, Russia, ang lahat ng bansa sa Europa, ang lahat ng bansa sa Middle East, ang lahat ng bansa sa Asia, lalong-lalo na ang Pilipinas, ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Dalangin ko, O Lord, na gumaling na po ang lahat ng bansa at makapagsimula po kami ng bagong buhay kasama ka. Ama, sa araw na ito, pagpalain mo ang buong Christ of All Ages, lahat ng member ng Christ of All Ages, ang kasama kong pastor na si Pastor Rene Lundag, at ang lahat ng member ng board, at ang mga deacons, at ang lahat ng member ng Christ of All Ages ay pagpalain mo, ingatan mo ang bawat isa sa amin at magampanan namin ang aming gampanin bilang mga manggagawa mo, Panginoon. Pagpalain mo, O Lord, ang church ni Pastor Job Tullius, ang God Will Provide Church. Pagpalain mo ang kanyang pamilya,
ingatan niyo po sila, lalong-lalo sa panahon ng COVID na ito. Pagpalain mo rin si Fred Merihilia, ang kanyang pamilya at ang kanyang church. Dalain ko rin na ingatan niyo po sila laban sa COVID-19. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng pamilya ng Christ of All Ages, kasama ang aking buong sambahayan. Pagpalain mo ang aking mga anak, pagpalain mo ang aking asawa, ang aking apo, at pagpalain mo rin ang ministeryong ito. Dalangin ko na maraming makakilala sa iyo, Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng aming pag-aaral tuwing Miyerkules, Linggo at Biyernes. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dalangin ko, Lord, ang lahat ng umaatin sa aking Bible School every Friday. Pagpalain mo sila't ingatan, at dalangin ko na lalo sila makakilala sa iyo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Pagpalain mo ang aming mga construction workers. Dalangin ko, O Lord, na ingatan niyo po sila laban sa COVID-19. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin. Dalangin namin ang liwanag ng Panginoong Hesus ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin at bigyan niyo kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang araw po ng Linggo sa lahat. And to God be the glory. Hallelujah. Thank you and God bless. Okay, so bye. See you there.